Mga ka-Mars! Welcome sa ating bagong video. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga famous kontrabida na naging bidang actresses sa Pinoy teleserye. Tara na! Liza Soberano. Nagsimula ang career ni Liza bilang kontrabida roles sa mga teleserye. Noong 2012, binigyan siya ng supporting role bilang isang spoiled brat sister ni Jake Cuenca sa teleseryeng Kung Ako'y Iiwan Mo. Taong 2013, si Liza sana ang gaganap bilang main villain sa teleseryeng Mirabella na pinagbibidahan ni Julia Barreto. Subalit, null out si Liza sa cast. Yun pala, ay inassign sa kanya ang role bilang third wheel ni Natatrine Bernardo at Daniel Padilla sa pangalawang yugto ng primetime series na Got to Believe. Liza de Castro. Nagsimula ang karera ni Liza sa showbiz sa pagganap ng mga supporting roles sa iba't ibang shows sa ABS-CBN. Kabilang dito ang kapamilya youth-oriented show na Birds. Noong 2006, lumipat sa GMA7 si Liza at nabigyan siya ng mga supporting roles sa mga teleserye ng istasyon. Taong 2008, ang singer-actress ay napromote bilang leading lady status noong naipaangat niya ang rating ng palabas na kaputol ng isang awit na isang remake show. Kasabay niya rito si Lobby Poe at Marky Cielo. RC Munoz. Si RC ay inalagaan at inensayo para maging isa sa mga kontrabida ng mga palabas ng Jimmy 7 matapos sa performance nito sa Starstruck Season 3. Siya ay naging kontrabida ng mga palabas sa Princess Charming noong 2007. Pati ba Pintig ng Puso noong 2007 pa din, Maging Akin Ka Lamang noong 2008, Ngayon at Kailanman noong 2009, at Langit sa Piling Mo noong 2010. Noong 2011, si RC ay binigyan ng pagkakataon na maging first lead role sa TV5 drama series ng Mga Nagbabagang Bulaklak. Katrina Halili. Matapos ang pagsabak niya sa Starstruck, tinahak ni Katrina ang direksyon bilang isang kontrabida. Ang isa sa mga pinakanakilalang kontrabida role ni Katrina ay noong 2005 version ng Darna na pinagbibidahan ni Angel Oxin. Taong 2007, ito ang biggest kontrabida role ni Katrina noong ginampanan niya ang karakter ni Angelica Santibanez sa remake ng GMA7 na Marimar na pinagbibidahan ni Marian Rivera. R.H. Gonzalez. Matapos manalo sa Star Circle National Teen Quest noong 2005, pinortray nito ang supporting roles sa mga teleserye kabilang na ang Mga Anghel na Walang Langit at Kalya Lili. Taong 2007, nakuha ni Erich ang big role noong siya ay naging main villain sa teleseryeng Sana Maulit Muli bilang third wheel ni na Kim Chu at Gerald Anderson. Matapos ang show ay lumapag sa pagiging supporting roles itong si Erich sa iba't ibang teleserye gaya ng Ligaw na Bulaklak at Pieta. Taong 2009, ang homegrown ABS-CBN actress ay nabigyan ng malaking break sa kanyang career noong pinagbidahan niya ang TV adaptation ng Dina Bonneville flick na 14. Ito ay sinunda naman ng maraming lead roles sa mga teleserye sa iba't ibang mga leading men. Taong 2019, ginampanan naman ni Erich ang role bilang triplets sa early primetime series na The Blood Sisters, kung saan ay pinortray nito ang tatlong iba't ibang mga karakter. Jody Santamaria. Si Jody ay gumanap na ng mga important roles sa telebisyon noong bago pa lamang siya sa showbiz. Ang ilan sa palabas na kabilang siya ay ang Tabing Ilog noong 1999 hanggang 2003, Pangako Sa'yo noong 2000 hanggang 2002, at Darating ng Umaga noong 2003. Pero noong 2005 ay biglang nag-iba ang direksyon ng career ni Jody nang maging kontrabida ito sa teleseryeng Kampanerang Kuba na pinagbibidahan ni Ann Curtis. Subalit, hindi naman natapos ni Jody ang nasabing show dahil sa kalagitnaan ng serye ay nabuntis ito. Sunshine Gleason. Noong magtapos si Sunshine, mula sa pagiging teen star hanggang sa dramatic actress, tinahak naman ito ang landas at mundo ng kontrabida.
Noong taong 2000, nagdesisyon ang GMA7 na isama sa cast si Sunshine bilang kontrabida sa miniseries na Umulan Man o Umaraw na pinagbibidahan ni Angelica de la Cruz. Napatunayan ng show ang tagumpay nito, kaya ginawang full-length teleserye ito noong 2001 sa pamagat na Ikaw Lang Ang Mamahalin. Subalit, hindi naman natapos ni Sunshine ang kanyang kontrabida stint dahil pinatay naman ang kanyang karakter sa nasabing teleserye. O mga ka-Mars, hanggang dito na muna tayo ha. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga latest chika. Sundan nyo rin kami sa Facebook. Maraming salamat!